Muling pagbuwelta nitong former PBA import dito nga sa SBP, dalawang linggo matapos tong malaking balita na gumulat sa ilang Pinoy fans. Yan ay matapos mang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating official na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo ba ngayon ay mas madali nang maglaro at manalo dito sa 1xBet? Especially na pwede ka nang mag-cash in at mag-cash out through GCash. Kaya naman i-click lamang etong link na nasa comment section ng ating video at gamitin ang promo code na BGS2 upang makasali. Isama pa natin na pwede mo na rin i-download etong kanilang official app para sa mas malalaking papremyo na nag-aantay sa'yo. Ilang araw nga bago maganap etong panibagong PBA season mga bulero, eh ngayon etiyak na ongoing na etong puspusang ensayo ng bawat koponan sa nasabing liga. Especially na ngayong taon, eh pansamantalang inalis ang Philippine Cup. So it means na meron na lamang dalawang komperensya this season matapos mag-giveaway ang PBA dito sa naganap na World Cup at Asian Games. Kaya naman kahapon, eh sa kabila ng puspusang ensayo ng bawat PBA player, eh talagang kinagiliwan ng marami etong mga litrato at videos na nilabas ni Abay habang masayang nakipaglalaro ng basketball sa kapwa niya mga Cebuano para sa ice tubig. Wala, wala. Samantala sa kabilang banda, 4 days ago matapos nga itong naganap na huling araw sa isang linggong palugit na binigay ng ITA dito sa Pilipinas upang magpasa ng kanilang apila matapos bumagsak si Brownlee sa isinagawang doping test ng China, malino na sinabi noon ni Chua na kanilang aantayin na lamang daw ang resulta ng nasabing test. Pero sa ngayon, magpo-focus nga raw muna sila sa kung sino ang pupwedeng pumalit kay JB bilang naturalized player ng Pilipinas. Especially na this coming February, may magaganap na panibagong window ang FIBA. Kaya naman kahapon, matapos muling magparinig itong dating import ng San Miguel sa SBP, talagang naging laman niya ng usap-usapan